Panginoon, mga minamahal, tayo muna ay bumabati, mga kapatid ko, ng mahinmahal. I give double honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at ganoon din ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, mahinmahal, sa kanila pong butihing mga anak. The Almeida children, the whole Almeida family, at pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mahinmahal. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang mahal ng Panginoon. Nakakagalak, mahinmahal, nakakatuwa sapagkat minsan pa na ibinuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis na presensya sa umagang ito. Amen? Praise the Lord, mahinmahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kasama natin ang dakilang Diyos na buhay, mahinmahal. At ako po'y bumabati rin sa ating minamahal na kapatid sa ating mahal na Panginoon, minamahal mga kapatiran sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, at tayo po ay buwabati rin sa ating po mga awit, sa ating mga manggagawa, sa lahat po ng ating mga elders, sa lahat po ng ating mga preachers, mga minamahal ko, purihin ang ating mahal na Panginoon, at mga minamahal sa ating mga baguhan, especially, minamahal, kayo po'y pinagpala ng dakilang Diyos na buhay, mga kapatid, sapagkat narito po kayo, minamahal, sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Purong-purong salita ng dakilang Diyos ang ating pinag-aaralan dito, minamahal. Amen. Praise the Lord. Mahinmahal. At ganoon din po sa ating mga viewers, mga kapatid ko, sa lahat po ng ating mga kapatid sa dakilang Diyos here and abroad. At mga minamahal, hinihiling ko po sa isang minuto, mga kapatid, muli tayong tumayo. At dumalangin tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko, sa ating pong Bible study sa umagang ito. Amen. At mga minamahal, dumalangin po tayo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Dakila at mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kapuri-puri, O Diyos, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay sa umagang ito. Dakilang Diyos, salamat po ng maraming marami. Mahal na Panginoon, O Diyos, sa iyong paghipo sa aming mga puso, O Diyos. Sinasamba ka namin, Ama, sa umagang ito, pinapapurihan. Kasama ng aming minamahal na mga kapatiran, O Diyos, ang buong congregation. Mahal na Panginoon, sa buong bansa namin, Amang Banal, sa labas ng aming bansa. Naroon ang iyong mga anak, dakilang Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, handa pong sumamba sa iyo, Amang Mahal na Panginoon. Handa pong pakinggan, O Diyos, ang iyong mga buhay na salita, Amang Banal. Mahal na Panginoon, linisin mo ang aming mga puso, O Diyos, anuman ang mga pagkukulang, pagkakamali, shortcoming. Mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kahinaan, mahal na Panginoon, sumpungan mo sa amin, patawarin mo ang bawat sa amin. Amang Banal, dakilang Diyos, marapatin mo, O Diyos, mula sa iyo, balingkod hanggang sa aking mga kapatid, Mahal na Panginoon. Maging karapat dapat kami, O Diyos, sa isang umagang ito, Amang Banal, hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat. At si leading prayer namin, by beloved Honorable Pastor, Mahal na Panginoon, O Diyos, samahan mo kami, gabayan mo kami. Ikaw ang aming patnubay, ikaw ang aming karunungan, kalakasan, Mahal na Panginoon, kagalakan. Lord, in the mighty name of Jesus, Father, we pray, O God, hallelujah. We bind the power of darkness, hindrances, and belief and doubt. Cast out in the name of Jesus, in the name of Jesus. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, amen, hallelujah. Mga kapatid, tayo po, mga minamahal, ay dadako sa ating pong aralin, sa ating Bible study sa umagang ito, mga kapatid ko, amen. Ihanda po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga kwaderno, mga minamahal, ang ating mga notebook, mga kapatid. At take down note po tayo, mga minamahal, take down note po tayo, mga kapatid, napakahalaga po nito. Katulad po, mga minamahal, ng ngayon ay... Mga kapatid, tunay na kahit na ayaw po natin, mga minamahal, ay mga kapatid ko, ang ating beloved Honorable Pastor ay pinagpahinga ng ating dakilang Diyos na buhay. At ngayon po ay nasa piling ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. At alam ko po na tuwan-tuwa, mga minamahal, sapagkat nakikita po niya, mga minamahal, yung lahat ng kanyang mga pinagpagalan, mga kapatid, amen, ay patuloy pong mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Say praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang nais ko pong ipaabot, mga minamahal, ay napakahalaga po ng tayo po ay may journal, mga minamahal. Tayo po ay meron pong notebook, ballpen, mga kapatid, na ating pong isusulat ang lahat po ng ating mga pinag-aaralan, mga minamahal. At ang tanong po ay, mga minamahal, gano'n na po tayo kalago sa paglilingkod sa dakilang Diyos sa lahat po ng itinuro ng ating minamahal na magulang sa ating dakilang Diyos na buhay. Ngayong wala na po sila. Amen po ba, mga kapatid? Ganyan po kahalaga. Kaya ito pong ating napapakinggang mga Word of God, mga minamahal, sa tuwing tayo po'y nananambahan ngayon, mga kapatid ko, ay
Mga minamahal, maaring hindi nyo na po makikita yung inyong mga nakikitang nakatayong mga mangangaral sa inyong harapan. Subalit ang Word of God na ating natutunan, mga minamahal, ay mananatili magpakailanman. Amen? Praise the Lord! Kaya pahalagahan po natin ito, mga kapatid ko. Manginmahal, Matthew chapter 6, verse 33. Manginmahal at beloved Brother Lason, ating pumpasahin sa Ingles. From the Gospel according to St. Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Purihin ang dakilang Diyos. Tagalog po, minmahal. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 6, versikulo 33. Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang itaragdag sa inyo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minmahal. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang salita, mga kapatid ko, sa umagang ito. Ulitin natin, datapwat, sabi ng Bible, mga inumahal, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lamang sa inyo. Praise God. Ang title po natin ay Make God Your Priority. Amen. Make God Your Priority, mga inumahal. Gawin nating number one priority ang dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Make God your priority, mga mahal. Tulungan nawa tayo ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, na gawin nating prioridad ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. E sa ating paksang pag-aaralan sa umagang ito, mga mahal, ay malalaman po natin kung ano po ang kalooban ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Hindi po sapat, mga minamahal, yung nalaman lang natin yung kalooban ng mahal na Panginoong Diyos. Hindi dapat, mga minamahal ko, atin pong nalalaman lamang at pagkatapos siya wala na. Kundi dapat din po nating ipakita, mga minamahal ko. Ipakita po natin, mga kapatid ko, na ang kalooban ng dakilang Diyos ang siyang number one sa ating mga buhay. Lahat magsabing amen. Kaya dun po sa Sermon on the Mount, mga minamahal ko, ng ating dakilang Diyos, nung siya po'y nang mangaral, mga kapatid ko, sa bundok, sa mga tao, mga kapatid ko, nagsalita po ang dakilang Diyos ng importance of priority. Kahalagahan, napakahalaga niyan, mga minamahal ko. Tanda po na ginagawa natin siyang priority sa ating mga buhay, mga minamahal, number one po ay in overcoming anxiety, mga kapatid. Ginagawa natin number one ang dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal ko, kapag napagtatagumpayan po natin yung mga kabalisahan sa ating buhay. Say amen. Amen. Hindi tayo na-overcome, mga inmahal, ng ating pong mga alalahanin sa mga panlupang bagay. Hindi tayo na-overcome, mga inmahal, ng mga bagay na pagkabalisa sa panlupang bagay. Sa Matthew chapter 6 pa rin po tayo, verse 25 hanggang 27. Mga kapatid, pasahin natin. From the book of Matthew, chapter 6, verses 25 to 27. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add one cubit unto his stature? Amen. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 27, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong inumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ng katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nagagasik, ni nagsisitagapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakain ng inyong aman sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ni isang siko na sukat ng kanyang buhay? Amen. Amen. Praise the Lord. Sino sa inyo, mga minamahal, ang makapagdaragdag ng kanyang buhay, ang sabi niya rito, mga kapatid, sa ating pong pag-aalaala, sa ating pong kabalisahan?
Madadagdagan pa natin ng ating mga buhay, mga minamahal sa ating pong pagkabalisa, mga kapatid ko. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating mahal ang Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, mga minamahal, yung worriness, meron po yung masamang epekto sa ating buhay espiritual. Para maiwasan po natin ito, mga minamahal, akala ng ibang mga kapatid, yung pag-alala, worriness, mga minamahal, ay kalooban ng dakilang Diyos. Hindi po, mga kapatid. Yung worriness po, mga minamahal, kabalisahan sa buhay, may masamang epekto sa ating buhay espiritual yan. Hindi po natin alam, mga minamahal. Kaya sinabi ng dakilang Diyos, mga kapatid, na huwag mag-alala. Huwag mag-worry, mga minamahal, sa mga pangangailangang kayang-kaya namang isupply ng dakilang Diyos yan. Lahat magsabing amen? Ipinangako ng dakilang Diyos sa atin, mga minamahal, na siya po ang magsusupply ng ating mga pangangailangan. At sinasabi po ng Hebrews 13:5, mga minamahal, I will never leave thee nor forsake thee. Mga minamahal, yan po ang sinabi ng dakilang Diyos sa atin. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Wala pong anak ng Diyos na pinabayaan. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Ang dakilang Diyos pa, nagkulang sa atin, mga minamahal, sa ating mga kapatiran, sa dakong ito, mga kapatid ko, ng alas-asin. Ang alam ko po, wala. Amen. Wala pong nagkulang, hindi po nagkulang ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang mga anak, sa dakong ito. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Praise God. Mga minamahal, ano po ang masamang epekto ng worriness sa ating mga buhay? Ano ba yung masamang epekto ng worries sa ating mga buhay? Number one po ay, worry may damage your health, mga kapatid. Makakapinsala po yan sa kalusugan natin. Lahat magsabing amen. Mga minamahal, isip ka ng isip, mga kapatid ko, hindi mo na mga minamahal, pinagpahinga yung kaisipan mo. Hindi mo na pinagpahinga yung brain mo, mga minamahal ko, araw at gabi. Kaya apektado, mga minamahal, ang iyong kalusugan. Pangalawa po, mga kapatid ko, cause the object of your worry to consume your thoughts, mga kapatid. Uubusin lang, mga minamahal, ng pag-aalala yung oras mo eh. Nakikinig po ba? Hindi mo alam, mga minamahal, alala ka ng alala, mga kapatid ko, balisang balisa ka, mga kapatid. Hindi mo alam, taktika ng diablo yan, mga minamahal, para maubos yung oras mo at wala ka ng panahong magpuri sa mahal na Panginoon. Amen ba? Uubusin ang oras mo, mga minamahal, lang isip ka ng isip ng isip ka ng isip, mga kapatid. Number three, disrupt your productivity, mga minamahal. Gagambalain ka lang ng worries, mga minamahal ko, dun sa pagkakataon na pwede ka pang lumago. Lahat magsabing amen? Gagambalain ka lang ng worries, mga minamahal, yung buhay mo, mga kapatid, para hindi ka maging productive. Hindi ka lalago, mga minamahal, hindi ka aasenso, mga kapatid ko. Amen. Ayan ang mga masamang epekto sa ating buhay. Pang-apat ay negatively affect the way you treat others, mga kapatid. Mahalaga po ito, Panginoon. Worry, nag-worry ka, mga kapatid ko, nagiging negatibo katuloy sa pakikitungo mo sa ibang tao. Hindi natin alam yun, mga kapatid. Kaya tuloy, ayaw ka ng pakinggan ng tao, ayaw ka ng samahan ng tao. Pati mga kaibigan mo, mga minamahal, lalayo na sa iyo, mga kapatid. Bakit? Puro negative ka eh. Amen ba? Pambihirang buhay ito. Mula na ako'y maging born again. Pambihirang buhay ito. Mula ako na maging Jesus Miracle Crusade. Ang daming mga pagsubok, daming mga problema sa buhay. Eh, paano kang hindi ka lalayuan ng problema, mga mahal, kung hindi ka thankful sa mahal na Panginoon? Amen? Hindi ka lalayuan ng problema at kabalisahan sa buhay, mga minamahal ko, kung hindi tama yung ating pagsamba sa dakilang Diyos. Lahat magsabing amen. Praise God. Kapag hindi tama ang pagsamba, walang makarating sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na yung pagsamba, mga kapatid ko, talagang gagambalain tayo ng diablo. Through worriness. Panlupang bagay lang yan. Amen ba? Number five, mga minamahal, reduce your ability to trust in God. Mawawalan ka ng tiwala sa Diyos mong pinaglilingkuran, mga kapatid. Mawawalan ka ng ganang magpatotoo, mga minamahal, hindi na maluluwalhati ang dakilang Diyos sa buhay natin. Amen. Alam niyo, meron pong difference between worry
and genuine concern. Mahin mahan. Yung worry, mga kapatid, at yung genuine concern, mangkaiba pala yun. Alalahanin sa mga bagay na panlupa lamang, yan po yung worriness. Mga minamahal, yun namang genuine concern, mga kapatid ko, ay mag-aalala ka sa iyong spiritual life. Paano ka lalagong sa spiritual, mga mahal? Magkaiba po pala yun. Yung paano mong pampanuluguran ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nag-aalala ka, paano ko kaya mapaluguran ng dakilang Diyos? Paano kaya ako lalago sa spiritual? Paano kaya, di ba, mga mahal? Yun yung alala, mga kapatid ko, na mabuti. Sapagkat ang hinahanap mo, mga minamahal ko, yung ikalalago ng iyong spiritual. Lahat magsabing amen. Pero yung worriness, mga minamahal, alalahanin yun, mga kapatid ko, yun yung kabalisahang alalahanin sa mga bagay na panlupa lang. So worry immobilizes, mga minamahal. Iyan po, hindi ka pakikilusin yan. Inuubos ng worry, mga minamahal, yung oras mo, lahat magsabing amen. But concern moves you to action, mga kapatid. Yung nag-aalala mo, mga kapatid ko, paano ko lalago? Paano ko paano mag-glorify ang dakilang Diyos sa aking mga buhay, mga minamahal? So yun yung mag-uudyok sa iyo para kumilos ka. Amen ba? Ngayon kung wala tayong pagkilos para lalago tayong espiritual, wala tayong pagkilos, mga minamahal, para tayo po'y magiging blessing sa church, mga kapatid. Mga minamahal, nasa worriness ka. Nasa kabalisahan ka niyan, mga kapatid. Amen ba? Kasi mga minamahal, kung ang target natin, mga kapatid ko, ay para tayo po, mga minamahal ko, yung maggamit ng husto ng mahal na Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, mga kapatid, hindi mo iisipin yan, yung pangangailangan mo araw-araw. Makikita mo ang pag-supply ng dakilang Diyos sa iyong buhay. Amen. Praise the Lord. Naalala ko, mga minamahal ko, manginmahal, ang isang propeta sa banal na kasulatan, mga kapatid, Prophet Elijah, mga minamahal, or Elisha, nung siya po ay manalangin, mga minamahal ko, na huwag umulan ng mahabang panahon, ilang taon yon, mga minamahal ko, drought, naapektuhan po siya, mga kapatid, pati yung ilog na pinagkukunan niya, manginmahal, ng inumin ay natuyo. Mga minamahal, anong sabi ng Bible? Nandun lang siya, mga kapatid, nakaupo at nagpupuri lagi sa mahal na pinagpag-ugnay sa dakilang Diyos. Yung uwak, mga minamahal, anong klaseng ibon ba yon? Uwak ba yon? Nagdadala po ng karni sa kanya, mga kapatid ko, lumilipad papunta sa kanya para may makain siya. Amen? Naalala niyo, mga minamahal, yung patutuo ng ating kagalang-galang na ebanghelista, mga kapatid ko, Wildestrada Almeda. Nung panahon na sila po'y, mga minamahal, ay on trials, mga kapatid, wala silang makain. On fasting ang ating bilamit, honorable pastor, mga napakahaba ng pag-aayuno. Isang foreigner, mga minamahal ko, isang lingkod din ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang inutusan ng dakilang Diyos mula sa Amerika. At mga pumunta ron sa Villaronet, mga kapatid, para magdala lang ng pagkapala. Sabi nung Amerikano, mga minamahal, God told me to give you money. Ang daming dollar, mga minamahal, ang dala. God told me to give you money. Amen? Kaya mga minamahal, kahit nasa liblib na lugar ka, mga kapatid, kung prayerful ka, mga minamahal, yung mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, oh, nag-giver, mga kapatid, ipadadala sa iyo para isupply ng Diyos ang pangangailangan mo. So why you worry? Amen? Praise the Lord? Pwede ba nating palakpakan ng dakilang Diyos, mga minamahal? Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Mangin mahal, tanda po na ginagawa natin na priority ang dakilang Diyos sa buhay natin, mangin mahal, ay, mga kapatid ko, yung maranasan natin yung pangangalaga, yung pagpupuno, mangin mahal, ang dakilang Diyos sa ating pangangailangan. Yung lahat ng pangangailangan natin, mangin mahal, nakikita natin yung kamay ng mahal na Panginoon, mga kapatid, isinusupply niya sa atin yung ating pangangailangan. Amen ba? Isipin mo lang. Hindi mo pa ipanalangin, mga mahal. Isipin mo pa lang, mga kapatid, gulatin ka ng dakilang Diyos, ibibigay na sa iyo. Experience po namin yan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Hindi tayo dapat mag-alala. Amen?
Pag kumakalamang sikmura mo, mga minamahal, nararamdaman ng dakilang Diyos yan. Alam ng dakilang Diyos yan. Kapag wala kang pagpapala, mga minamahal, wala kang blessing, mga kapatid, na dumating, ibig sabihin na sabi ng ating beloved honorable pastor, may mahal, kalooban ng dakilang Diyos, pinag-aayuno ka ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag wala kang dumating na pagpapala sa araw na yun, ibig sabihin, mga minamahal, pinag-aayuno ka ng dakilang Diyos. Kaya huwag kang gagawa ng sariling paraan. Amen? Mga minamahal, kung wala kang makain, mga kapatid, huwag kang manghihingi, huwag kang manlilimos sa tao, may mahal. Kahit sa mga unbeliever, naglilimos ka, may mahal, para lang may makain. Asan ang faith natin? Amen ba? Praise the Lord. Ang ibig sabihin niyan, punong-puno ka ng kabalisahan sa iyong puso, mga mahal. Kapag tumatakbo ka sa tao, mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos, mga mahal. Punong-puno siya ng yaman, mga minamahal ko. Hindi nauubos ang kanyang kayamanan para sa kanyang mga anak. Amen ba, mga minamahal? Say praise the Lord, mga kapatid. Matthew chapter 6, verse 28 hanggang 32. Mga mahal, basahin natin. From the book of Matthew chapter 6, verses 28 to 32. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Amen. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Alam ng dakilang Ama natin sa langit ang ating pangangailangan. Tagalog po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 28 hanggang 32. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man, sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nangagpagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay igagatong sakalan, hindi baga lalong-lalo na kayong paparamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Huwag kayong mga balisa na magsabi anong aming kakanin o anong aming iinumin, anong aming daramtin, sapagat lahat ng mga bagay na ito'y pinaghahanap ng mga hintil. Pinaghahanap ng mga unbeliever, yung mga hindi anak ng Diyos. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng dakilang Diyos kahit kasulok-sulukan ng ating mga buto. Kilala tayo ng mahal na Panginoon kahit kasulok-sulukan ng ating mga puso, mga minamahal, wala tayong maitago sa mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya gusto lang ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, maging totoo tayo sa Kanya, mga kapatid. Amen. Yung maging totoo tayo sa Kanya, ibig sabihin, mga minamahal, hindi lang puro pagpapalang material ang gusto natin, kaya tayo lumalapit sa dakilang Diyos. Minsan susubukan tayo ng mahal na Panginoon, walang-wala tayong pagkain, mga minamahal, anong gagawin mo? Magmukmuk ka na lang? Hindi po. Lalo kang magpakainit. Lalo kang magpuri. Lalo kang, mga minamahal ko, magluwalhati sa dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga minamahal, sapagkat the more, mga minamahal, na nahihirapan ka sa paglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid, lalo namang lumalapit ang dakilang Diyos sa iyo. Totoo yan, mga minamahal ko. Extreme sacrifice makes you perfect, mga kapatid. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ngayon, mga minamahal ko, tanda po na ginagawa natin, mga minamahal ko, na priority ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Ito po, mga minamahal, ay sauladong-saulado ng mga bata natin eh. By seeking first the kingdom of God. Unahin mo yung kanyang kaharian, mga minamahal. Praise the Lord. Unahin mo yung kanyang kaluwalhatian. Unahin mo siyang purihin. Unahin mo siyang daluhan, mga minamahal, ang kanyang gawain. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal.
Hallelujah, mga kapatid. Ayan, mga minmahal, napakadakila ng mga Pinoy. Sabi ng ating key verse, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. 34, take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Mga minmahal. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Hallelujah. Hanapin mo raw yung kalooban ng Malapainon. Seeking the will of God means looking to Him, reigning over our lives. Amen. Ibig sabihin ng hanapin mo yung kanyang kalooban, yung kalooban ng dakilang Diyos, pinapapasok mo po ang paghahari ng dakilang Diyos sa buhay mo. Yan ang ibig sabihin nun. Seek first the kingdom of God. Ibig sabihin, mga minamahal, hinahayaan mong siya nang maghari sa iyong mga desisyon. Lahat magsabing amen. So sa John chapter 4 verse 34, mga minamahal, at John chapter 6 verse 38, mga kapatid, pagsunurin natin ang mga talatang ito. From the book of John chapter 4 verse 34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Chapter 6 verse 38, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Right, amen. Tagalog, beloved. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 38, 438 ng Juan, kayo'y sinugo ko upang... Excuse po, beloved. John 4:34. Juan 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin, ang kalooban na akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Chapter 6, verse 38 ng John, pagsunurin na po natin. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 38, sapagkat mo ba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kung hindi natin gagawin ito, mahin mahal, hindi isupalayan ng dakilang Diyos ang ating mga pangangailangan, mga kapatid. Sabi niya rito, mahin mahal, binanggit dito, ano bang dahilan kung bakit nandito tayo sa church? Ano po ba ang dahilan kung bakit tayo po'y tinawag ng mahal na Panginoon mula sa lusak ng kasalanan? Tayo po'y pinatawad sa ating mga pagkakasala? Tayo po ay nilinis, mga minamahal? Anong dahilan, mga kapatid? Ang sabi rito ng dakilang Diyos, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Amen. Ang pagkain ko ay yung gawin ko, yung kalooban na nagsugo sa akin at tapusin yung kanyang pinagagawa sa akin. Amen ba? So dapat ang mga anak ng Diyos, nakapokus lang tayo, mga minamahal, sa ating tungkulin gagampanan sa church. At bahala ng mahal na Panginoon sa ating pangangailangan. More than, mga minamahal, sa iyong inaasahan, yun ay ibubuhos ng dakilang Diyos na pagpapala sa iyo. Maniwala ka. Amen? Praise the Lord. Sabi rito sa 6:38, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Ganon din tayo. Tinawag ako ng mahal na Panginoon mula sa lusak ng kasalanan, mga minamahal ko, para hindi gawin yung kalooban ko, kundi yung kalooban, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na tumawag sa atin. Amen ba? Kaya meron tayong tungkulin gagampanan. Amen? Unang-una, mga minamahal ko, pinagpala ka ng mahal na Panginoon sa iyong hanap buhay. Pinagpala ka ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa iyong negosyo. Kaya ginagamit ka ng mahal na Panginoon para sa pagbibigay sa gawain ng dakilang Diyos. Para may magamit na financial ang church, mga minamahal. Amen ba? Para lalago, gaganda ang church, mga kapatid. Nakita niyo yung ating mga speaker ngayon, mga mahal? Apat na yan, mga kapatid ko. Ang isa niyan ay umaabot po ng 18,000, mga mahal? Apat yan, mga kapatid. Pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. No. Sorry, mga mahal. 27,000 pa lang isa niyan, mga kapatid. Sorry po.
Apat yan mga minamahal. Ang isa mga kapatid, nagkakahalaga ng mahigit 27,000. Kulang-kulang 28,000. Imagine. Bigay ng mahal ang Panginoon. Amen? Praise the Lord! Wala tayong kuryente nung nakaraan mga minamahal. 10 days ba yon? Kulang-kulang 2 weeks ba yon? O 1 week? Ang hirap-hirap talagang magpuri sa mahal ang Panginoon na walang kuryente. Kahit kami mga minamahal ko, pagkising namin sa madaling araw, napakadilim po dito mga kapatid, kakapa-kapalang kami. Ang aming pong ilaw, mga minamahal, yung ilaw ng cellphone. At mga minamahal, akapila po kami mga kapatid, nagpupuri sa mahal ang Panginoon, ilaw lang ng cellphone ang aming gamit. Mga minamahal. Pero nag-provide ang mahal ang Panginoon. Maaring nanonood siya ngayon mga minamahal ko. Amen? God bless you so much po, mga kapatid, sa pag-ibig niyo sa gawain ng mahal ang Panginoon. Mga minamahal, nagpadala po ng 50,000. Amen. At yung tirang mga minamahal ay hiniram ko po sa kapatid ko, mga kapatid. Babayaran natin, mga minamahal, hulug-hulugan po natin. Amen. Salamat sa dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat may mga anak ng Diyos, mga kapatid, nang layunin kung bakit naglilingkod sa dakilang Diyos ay para sumuporta, para tumulong, mga minamahal, sa gawain ng mahal ng Panginoon. Hindi hinahanap, mga minamahal, yung kanilang pansariling pangangailangan. Ang hinahanap, mga minamahal, paano nila mapaganda ang gawain ng dakilang Diyos, mga minamahal. Amen! Hallelujah! Say praise the Lord, mga kapatid. Yan lang naman ang pwede natin gawin, mga minamahal ko, para malugod ang dakilang Diyos sa atin. Amen ba? Sabi nga, mga minamahal, ng Balala Kasulatan, kahit tatarin mo ng pinong-pino ang katawan mo, mga minamahal, para ihain sa mahal ng Panginoon, hindi papansinin ng dakilang Diyos yan. Hindi sapat yan, mga minamahal, para masabing iniibig mo ang dakilang Diyos. Masasabing iniibig mo ang mahal ng Panginoon kapag ginawa mo siyang number one priority sa iyong buhay. Anong ating pinag-aralan, mga minamahal? Priority mo siya yung buhay, mga minamahal. Ibig sabihin, ipinapapasok mo yung kanyang kalooban sa iyong buhay. Hindi na tayo magdadrive ng ating buhay, kundi siya na, mga kapatid ko. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. Sabi ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Priority ng dakilang Diyos, mga minamahal, involved the duty of discipleship, mga kapatid. Yung ang tunay na ginagawa nating priority ng dakilang Diyos sa ating mga buhay, yung tanda niyan, mga minamahal, pagiging totoong disipulo ka ng dakilang Diyos sa buhay. John chapter 8 verse 31, sabi ng Bible, mga minamahal, basahin natin. John chapter 8 verse 31. From the book of John chapter 8 verse 31, then said Jesus to those Jews which believed on Him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Yes, Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Juan, kapitulo 8, versikulo 31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisampalataya sa aking salita, kung makagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga minamahan, sabi ng talatang nabasa natin, if you continue in my word, said the Lord of hosts, then ye are my disciples indeed. Ang true disciple, mga minamahal, of the risen Jesus, nananatili siyang tumatalima sa salita ng dakilang Diyos. Hindi siya lumiliko. Hindi siya nagbabago ng pasya. Amen po ba? Mga minamahal, siya po ay tumatalima sa kalooban ng dakilang Diyos na buhay. Ano man ang marinig natin sa pulpitong ito, mga minamahal ko, minamahal, iyan po ay para sa ikatututo nating lahat. Amen ba? Natututo tayo sa salita ng dakilang Diyos at doon natin nahanap yung totoong kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Say amen? Mga minamahal, kaya tayo po'y patuloy na dumadalo, mga kapatid. Ang layo pa ng pinanggalingan ng iba, mga minamahal. Dumadalo tayo, mga kapatid ko. Amen. Bakit? Dito po natin nasumpungan ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Amen ba? Yung ating mga pagal na kaluluwa, mga minamahal ko, purihin ang ating mahal na Panginoon. So gagawin nating number one priority ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay, involve the teaching of our church. Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Kasama yan, mga kapatid. Yung manatili ka sa turo ng ating beloved parents in the Lord. Kung ano yung tinuro nila sa atin, mga minamahal, sabi ko nga po sa inyo, mga minamahal, lahat ng kanilang itinuro sa atin, mga minamahal, kung iyong inabsorb, kung iyong pinamuhay yan, mga minamahal, sapat na yan para umakit ka sa langit.
Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Acts chapter 2, verse 42. Wait, ma. Acts chapter 2, verse 42. From the book of Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, yes, and in breaking of bread and in prayers. Amen. Tagalog po. Dito sa aklat ng Gawa, kapitulo 2, versikulo 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa mga putol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Amen. Praise the Lord, mga mahal. They continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, mga minamahal. Sila po, mga kapatid ko, ay sumusunod sa utos ng ating mahal na Panginoon, dinadala ng mga apostol, mga kapatid na turo. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, steadfastly, mga kapatid. Hindi pa lamig-lamig. Yung mga minamahal, hindi pa tumpik-tumpik, mga kapatid ko. Yan po yung mga minamahal, consistent, ika nga, mga kapatid ko. Yung doctrine, mga minamahal, ng church ay daladala po nila kahit saan sila magpunta. Panginmahal. Amen. Doctrine and fellowship and in breaking of bread, Panginmahal, and in prayer, mga kapatid. Sama-sama po yun. Kung tayo po, Panginmahal, ay yumayakap sa katuruan, mga minamahal, na dinalas na ng ating mga magulang sa dakilang Diyos sa gawain ito, mga kapatid ko. Kasama roon yung fellowship. Mga minamahal, pagsamba natin sa mahal na Panginoon. Huwag tayong mag-absent, mga minamahal. Dumalo tayo ng dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid, para tayo po'y lalago sa ating pananampalataya. Amen ba? Kaya kung ginagawa nating priority ang dakilang Diyos, mga minamahal, makikita sa iyo ang pagsunod, mga kapatid, sa lahat ng itinuturo ng ating banal na iglesia. Amen? Hindi tayo sumasalungat. Hindi tayo nagmamarunong, mga minamahal. Hindi tayo mas marunong pa sa preacher, mga kapatid. Amen? Praise the Lord! Ayun, mahal. Diyan tayo pagpapalain ng dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At mga kapatid ko, the will of God must take priority over personal interest, mga kapatid. Ang ganda po nito. Mga minamahal, kapag dakilang Diyos ang priority natin, mga minamahal, wala na pong personal interest. Amen? Amen ba? Hindi natin inaasahan, mga mahal, yung mga blessing, mga kapatid. Sapat na, mga mahal, yung ating magampanan ng ating tungkulin. Praise the Lord, mga mahal. Sa pag naggampanan mo yung tungkulin, mga minamahal na yan, pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid. Sabi ng talatang, mga mahal, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan, lahat magsabing amen. Praise the Lord, mga mahal. The will of God must take priority over personal interest, over our family, mga minamahal. Minsan, mga kapatid ko, touch na touch ka na, nahihipo ka na ng dakilang Diyos, mga minamahal, umiiyak ka na sa presensya ng mahal na Panginoon. Pagkatapos ng gawain, bubulungan ka, mga minamahal, kinakailangan niyo pong magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para makumpleto ang inyong pagiging anak ng Diyos. Minsan sasabihin, teka muna sandali, magpapaalam muna ako sa nanay ko kung papayag sila. Damandama mo na, mga mahal, yung presensya ng mahal na Panginoon sa gawain ito. Ipagpapaalam mo pa ba? Amen? Tingnan natin, mga mahal, yung talata. Luke chapter 14, verse 26. Mga mahal, ipaliwanag natin, mga mahal, ang talatang ito. From the book of Luke chapter 14, verse 26. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yeah, and his own life also, he cannot be my disciple. He cannot be my disciple, mga mahal. Sa aklat ng Lucas, kapitulo 14, versikulo 26, kung ang sinumang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. May mahal, natitigilan tayo sa talatang ito. Ano po? Kasi nakasulat dito, mga minamahal. Balik natin sa Tagalog. Luke 14:26, mga mahal, tingnan natin.
Tagalog, IT. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi na popuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ingat po tayo dito, mga mahal, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa Old Testament, mga kapatid, igalang mo ang iyong ama't ina para lumawig at humaba ang buhay mo sa mundo. Amen ba? Mga mahal, mahalin natin yung ating mga loved ones, mga kapatid. So, anong ibig sabihin nito? Ang hindi mapuot sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, hindi karapat dapat maging disciple. Mga minamahal, hindi po yun literal. Yun po yung teaching. Yun po yung paniniwala. Kung ang ating mga magulang, mga minamahal, naniniwala sila, mga kapatid, sa dambuhalang relihiyon, sumasamba sa mga imahen, sa mga ribulto, mga minamahal, ng kanilang katwiran, dito ako nabuhay, dito ako mamamatay, mga kapatid, nakita mo ang katotohanan dito sa Jesus Miracle Crusade, ipaglaban mo yan, mga minamahal. Itakwil mo, mapuot ka, doon sa turo, doon sa teaching, mga minamahal, ng iyong ama, ng iyong ina, ng iyong kapatid, mga minamahal ko, kung yan ay papuntang impyerno. Amen? Yan ang ibig sabihin yan. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga kapatid ko, tandaan po natin yun. Ano po? Mga minamahal ko, kaya the will of God must take priority over our family, mga minamahal. May naalala ko, mga kapatid, sa Matthew chapter 12, verse 46 hanggang 50, mga kapatid. Nangangaral ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa isang bahay. Ang daming tao siksikan, mga kapatid ko. At pumasok yung disciple, mga minamahal. Sabi ng disciple sa kanya, Lord Jesus, nandun yung nanay mo, yung mga kapatid mo sa labas. Hinahanap ka nila. Tinatawag ka nila. Anong sabi ng dakilang Diyos? Sinong nanay ko? Sinong kapatid ko? Itinuro niya yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, sila ang mga nanay ko, sila ang mga kapatid ko. Yung mga nakikinig at tumutupad ng aking salita. Amen! Tagalog na lang, Tagalog na lang, mga kapatid. Matthew chapter 12, verse 46 hanggang 50, mga kapatid. Wala na tayong oras. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 12, versikulo 46 hanggang 50. Samantalang siya ay nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangatayo sa labas at ibig nilang siya ay makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nangatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya ay sumagot at sinabi, nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng aking kalooban, ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae at ina. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon, napakaganda ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. Sinong nanay ko? Sabi ng mahal na Panginoon, si Mary na yon, nanay niya sa laman. May mahal, mga kapatid niya mismo. Hinahanap ka. Mahal na Panginoon, hinahanap ka. Sinong nanay ko? Sino mga kapatid ko? Amen ba? Tinuro niya, may mahal, yung mga katulad natin ngayon. Tinuro niya, may mahal, sila ang mga kapatid ko. Sila ang magulang ko. Yung nakikinig ng salita ko. Amen? Yung tumutupad ng salita ko. Purihin ang mga Panginoon. Say praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya mga minamahal, napakaganda ng salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Yung sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Yan sabi ng Bible. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko. Malalaman natin yan, may mahal talatang yan, mga kapatid. Pumasok lang sa mind ko ngayon, may mahal. Mga kapatid ko, hindi na natin mahahanap sapagkat wala na po tayong oras, mga kapatid, sa mga sandaling ito, mga minamahal. Amen. At sabi ng Bible, mga kapatid, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos, magsabing praise the Lord.
Hallelujah. Ang lakas ng praise the Lord natin, ano po? Itandaan po natin yan, may mahal. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Naway ang mga minamahal, ating pong ingatan at mga minamahal, itago sa ating mga puso ang ating mga pinag-aralan sa umagang ito, mga kapatid. We've come to glorify His name. Amen. At habang tayo umaawit, mga minamahal, narito ang ating mga children's choir sa kanilang mga awitin, mga kapatid ko. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, it's our coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, it's our coming King. Jesus Christ, our Lord. One more. Praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is our coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is our coming King. Jesus Christ, our Lord. Sons of God, march for one in the power of Jesus' name. Sons of God, march for one. For Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march for one. For we are more than conquerors there. Sons of God, march for one. Bring the power of Jesus there. He's the hope and I'm the ivy. He's the pattern and I'm the way. He's the one and I'm the person. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamb and He is the blade. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride but take His ring. March forward, bring the power of Jesus. Sons of God, march forward. Jesus is heaven. Hallelujah, sons of God, march forward. For we are more than conquerors today. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus today. Bring the power of Jesus today. Bring the power of Jesus today. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal po inoon. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa mahal po inoon. Praise the Lord. God bless you, beloved, our Lord and preacher.